Hi everyone, it's Lina Makeup and welcome back to my channel. Today we're gonna be doing another road test review for a lip product, and this is from L'Oreal and it's called the Infallible Pro Matte Gloss. So if you guys are interested to know what my thoughts and initial verdict about this product, then just keep on watching. Alright, so as mentioned, gagawin natin ang isang mabilisang review. Ito na naman tayo sa mabilisan. Sige na, pagbigyan nyo na. Mabilisang review nitong L'Oreal Infallible Pro Matte Gloss Lipsticks na binili ko. Recently, they were on sale. Sa actually, nabili ko siya sa SM Mega Mall. They have like a separated parang kiosk dun sa atrium section ng SM Mega Mall. Meron silang isang malaking area doon na puro L'Oreal products. And nakita ko to, guys. It is on sale. Original price is 400 pesos, pero nabili ko na siya for 350. Hindi siya buy one get one, unfortunately. So, dalawang shades lang out of the 10 shades ang nagustuhan ko. Ang napili ko is 316 and 318 shades. Hindi ko alam kung makikita sa camera. Ayan. So, yun siya. Ngayon, kung mapapansin nyo yung shade niya, halos magka-hawig. Ayan. Ayan siya, no? Parang halos same lang yung nakuha kong shade. Pero hindi, guys. Itong shade na nasa ilalim, which is yung 318, may pagka-corally pinkish mauve yung shade, while the 316 is more brownish. Good. Pareha sila for everyday lipstick. So, I will give this one a try. Ito yung isa sa mga Infallible Pro Matte line ng L'Oreal. Kasi meron ako ng foundation, meron ako ng powder. Ngayon, I wanted to give this one a try. Tingnan natin kung okay ba siya. Long-lasting ba siya. Ngayon, chinik yung website. Sabi ng claims nila, introducing Infallible Pro Matte Gloss. Our first whipped matte gloss. Intense high pigment shade that creates lasting matte color. Lush, velvety texture. Feels soft for all day comfort. With the Pro Sculpt applicator shape and add dimension to your lips. Ito yung applicator niya, guys. And this is pretty much the same sa applicator ni Maybelline na yung Super Ink na lipstick ni Maybelline na talagang super nag-hype kasi long-lasting siya. I have one here on my side. Ito siya, guys. Ito, tingnan natin yung comparison ng applicator niya. So, ito yung comparison ng dalawang applicator. Tear type sila parehas. May buta sa gitna. Ang difference lang, medyo slanted si, ano, si Infallible. Anyways, so, I will give this one a try. I don't have anything. Well, actually, I do have lip balm. I will remove it right now. Ngayon, this is a gloss, guys. So, I don't think we're gonna be expecting anything matte. Although, sabi pro matte. Pero, it's a gloss. So, hindi ko alam kung ano yung magiging effect nito kasi it's a whip type ng product. Does that make sense? Guys, clueless talaga ako sa kung ano magiging epekto nito sa lips. Pero sige, I will zoom you guys in para makita niyo yung application process. So, ang gagamitin ko today is yung 316. This is the darkest out of the two shades that I got. So, ayan. Oh my God, may scent siya. Hindi siya ganun ka-punging, I would say, pero maaamoy mo siya. Tara, let's go. Apply na natin na. Oh my God. Halos kulay lang siya ng lips ko, no? Hindi masyadong nalalayo. Pero it's a nice color for everyday purposes. Kung gusto mo lang ng konti kulay sa lips mo, pwedeng-pwede to, guys. There we go. Okay, so, observations, guys. Ang galing ng tip, ang galing ng applicator. Talagang natutulungan ka niyang mag-apply ng lipstick dun sa pinaka outer corners, ito yung pinakadulo ng lips mo without having too much problem. Tapos, it's very creamy. It's not matte, I would say. Pero parang pagtitingnan mo from afar, mukha siyang matte.
Pero kapag lumapit ka, makikita mo may konting shine, may konting gloss. So, I think this is good, lalo na kapag ka dry lips ka and you wanted to have like a very nice matte, sort of like a matte lipstick, pero it's not drying on your lips. This is gonna work for you guys. But since it's not turning into matte, I don't expect na waterproof, transfer-proof itong lipstick na to. Definitely, I would suggest you bring along with you the lipstick if in case kailangan mo mag-reapply. Alright, so there you go. I will wear this for a few hours. Just quickly checking kung ano yung magiging itsura niya after one full meal and all that jazz. Tapos, when I get back, I will share my final thoughts about this product. Hi guys! So I will just do a quick check-in with you guys. After a few hours, I think parang 1 hour na. After 1 hour na in-apply natin si lipstick or itong si Infallible Pro Matte Gloss, nag-matte na siya, oh. Mommy, water ako. Hindi na siya ganun ka-shiny. Ay, water ka. Oh, sige po. Hindi na siya ganun ka-shiny. At hindi na rin siya glossy. Pero still comfortable siya sa lips. Kahit na medyo nag-dry na siya or nag-set na siya completely sa lips ko. So, I'm actually liking how it looks. So, yeah. Anyways, this is just a quick update para makita nyo yung progress ng lips or ng lipstick sa lips ko. So, mamaya, I will do a final or an official check-in para makita nyo yung final or ma-share ko yung final thoughts ko about dun sa product. Tapos, ayun. Basta, I will do my official check-in later. So, ngayon, lalabas muna kami, okay? Hi, everyone! I'm back and this is gonna be my only check-in for this lipstick review na ginagawa natin for L'Oreal. It's 1:49 in the afternoon. So, I think it has been good 3 hours since in-apply natin si lipstick and I already had my lunch. And I think this is the perfect time for me to share kung ano itsura niya after one full meal. So what I'm gonna do, I'll zoom you guys in para lang makita niyo itsura niya, how it looks now after makakain. So yeah, tara, let's go. Alright, so there you go. Obviously, parang makikita mo na halos wala na yung lipstick sa lips ko. And that's pretty much acceptable. Hindi naman niya talaga kinlaim na oil-proof or smudge-proof or anything like that. Indeed. But it did say na long-lasting siya. Okay? However, I can definitely feel na meron pang lipstick sa lips ko. May natira pa. And just to prove that, I have a tissue right here. And then we're gonna put my tissue in between my lips para makita natin kung talagang meron o wala nang natira dun sa lipstick. Go! As you can see, ayan. Yeah. O, diba? Meron pa! Pero ang pinaka natira na lang is yung nasa outer perimeters ng lips ko. The rest, lalo na dun sa inner lips, yung madalas na babasa, ayan, wala na siya. However, as I mentioned, hindi naman ako talaga na-expect na talagang magiging, you know, food-proof to, katulad nung sa Maybelline na ink or liquid ink. This one, obviously, it doesn't turn into matte. It does not automatically turn into matte. Tapos may pagka-velvet finish siya. So, obviously, it's gonna transfer or hindi siya ganun ka long lasting. So, what I wanted to test now is okay ba siya kung i-reapply ko lang? Will it feel different now after may konting residue pa after a full meal or okay lang na i-reapply? So, yun ang gagawin natin ngayon. Wala naman akong tackiness na nararamdaman sa kanya. So, I would say na okay lang kung i-reapply mo lang siya after kung kumain or in between the day, pwede mo siyang i-reapply. Walang magiging kaso. Okay siya para sa akin. Now,
for my final thoughts about this product, let's start with the price. 400 pesos, I would definitely say may kamahalan to. Mas mahal pa ata siya kay Maybelline, tama ba ko? Hindi ko lang matandaan kung magkano yung Maybelline Super Stay Ink na talagang nag-rave kasi talagang whole day hindi matatanggal yung lipstick na yun eh. And that is in between 400 din ata. I'm not really sure kung magkano price. Pero I'll put the price here ng Maybelline versus the price ni L'Oreal Infallible Pro Matte. Definitely, ang laki ng difference. And performance-wise, if you are looking for something na talagang long-lasting, pangmatagalan, or if not at least, will withstand one full meal nang hindi ka kailangan mag-retouch, si Infallible Ink, hindi niya kayang ibigay yun sa inyo. Ang naging pinaka-selling factor nito sa akin is yung kanyang applicator, which is very, very easy to use. Talagang nakakatulong siya sa pag-apply ng lip gloss. Pangalawa is yung comfortability niya, yung comfortable feeling na nakaya niyang ibigay sa'yo while wearing the lipstick. Without that heavy feeling, without that lagkit factor, okay yun sa akin. Pero kung naghahanap ka ng longevity na talagang pang matagalan ng lip color, this will not give you. Also, if you're looking for a really matte finish, hindi niya kaya ibigay sa ito. I really like the product. I love it. I do recommend you guys try this, lalo na kapag ka meron kayong dry lips. Pero I personally would say na I don't think I will repurchase the product kasi I am more looking for a long lasting product, lalo na kapag umaalis. Tsaka smudge proof and kiss proof kasi I have a toddler na madalas kong hinahalikan. So ayoko naman na kapag nagkikiss kami or kinikiss ko siya sa cheeks, meron siyang lipstick mark sa face. So I guess that's it for this review. If you have any questions about the product, let me know in the comment section below and we will try to address them as much as we can. All the product information that I can gather related to this product will also be listed down in the info box. So make sure to check it out. If you like this kind of videos, make sure to subscribe if you haven't already and hit that like button na rin para I would know na nagustuhan mo yung video na to. And also that teeny tiny button right there so you will get notified every time I have new uploads. But as always, thank you so much for watching, everybody, and I hope to see you on my next video.